Hello mga friendship, kumusta? Welcome back po sa ating munting channel. May i-share lamang po ako ngayon sa inyo about sa ating Epson POS printer na may error. So, ito yung model niya. Epson TMU220PD. Kung hindi nyo alam ang ganitong error mga friends, ay makapakamot talaga kayo. Kasi nga, mahal ang printer natin, diba? So, ang price ng printer natin mga friends, nakita ko sa ano, Shopee is 10 to 12. Pero dito sa lugar namin, ang price niya is nasa aabot ng 14K mga friends. So, sundan nyo lang aking gagawin at nang makasave kayo. Alright. Let's go! Ito po yung ating printer. POS printer, Epson. So, tinanggal ko na po siya sa casing. Kasi akala ko linis lang yung katapat niya. So nilinisan ko na lahat. So ganun pa rin yung error. So papakita ko ngayon ang error mga friends. So papower on ko na. Ayan po yung error niya. So, nakatry na tayo dati nito. Tapos, nagluloko yung cutter niya. So, ngayon, itatry natin yung ganun na ano, trouble. So, tatanggalin natin yung cutter niya. So, ito yan. Ayan, tinanggalan natin. So, power on ko. Ayun, diba, gumana siya. Pero, pag mag-print tayo nito, magpa-print tayo, ha. Mag-print ako. Teka lang. Ayan siya mga friends. Nag-print siya nung tinanggal natin yung cutter. Ang problema niya mga friends, pagkatapos niyang mag-print, nagre-red, nag-i-error na naman siya. So, pag mag-print tayo ulit nito, hindi na siya magpi-print. Kailangan na naman siyang i-on-off. So, try natin ha. Papakita ko sa inyo ang piniprint ko. So, ito yung piniprint ko mga friends. Magpiprint na ako. Ayun. So, hindi na siya nagprint. Kasi, nag-i-error siya. Ito, i-off natin. Ayun. Saka lang siya magpiprint ulit.
Na napansin niyo ba mga friends? Pagkatapos niyang mag-print, mag-error naman. So, balik-balik lang yan. So, kailangan mo pang i-off, on ulit, bago siya mag-print ulit. So, napaka-hassle. So, try natin tong, may ipapakita ko sa inyong technique. Mag-error pa rin siya kahit tinanggal natin yung cutter. So, dito mga friends, ibabalik ko ngayon yung cutter niya. Tapos, kung nakikita nyo dito, may mga switch. Ito. So, ang gagawin ko dito mga friends, itong mga naka-on na switch, 2 at saka 8 yung dito sa akin. Ibababa ko ngayon to. I-off ko. Ayan, naka-off na. So, itatry natin ngayon. Binalik ko na yung cutter mga friends ha. So, power on. Ayan na. Hindi na siya nag-error kahit nakasaksak na yung cutter. So, magpiprint ako. Tingnan natin ngayon kung mag-i-error pa rin siya pagkatapos niya mag-print. So, ayan mga friends. Wala nang error. Hindi na siya nag-red light. So, print ako ulit para masigurado. Yun, nag-print na siya nang hindi natin ini-on-off. So baka na-experience nyo ito mga friends, ganun lang yung ginagawa ko. Kahit na tinanggal natin yung cutter, may error pa rin. So, sana makatulong ito sa inyo. Mga kapwa technician natin, computer tech. So, yung switch lang mga friends. Itong dito. Kung alin man yung naka-on sa inyo, off nyo na lang. So, disable yata yun ng cutter. So, ganun lang po. If you learn something from this video mga friends, please like, subscribe, share. Okay. Yun lang po at salamat sa panonood. Please support locals, Filipino vloggers, Filipino tech vloggers mga friends. Alright. Thank you. Subscribe, Junger's Mix Vlog.